you. This is Ken Saki TV. At ngayon, gagawa tayo ng ng tutorial about kung paano natin ipipix ang iPhone kung naka-stuck sa logo or ganito ang problema. Ayan. May kita nyo po doon sa baba ko, may screen doon na isa pang cam. Ayan. Logo, then white screen. So, ang gagawin po natin sa kanya is hindi po lahat ng gentong problema is makukuha. No, sir? Ito, basic lang to na pwede nating pagkuhaan kung ano talaga yung naging problema ng iPhone 6 Plus na ito. So, yung main problem niya is logo, then restart blue screen. So, itatry natin siya i-restore, no, mga ka-review, using itong gamit ko. Ito madalas ang ginagamit ko, 3U Tools. 3U Tools. Depende kung saan, kung ano yung preferred sa inyo, kung ano yung gamit nyo na andyan sa laptop o desktop nyo. Pwede rin siyang gamitin as iTunes. Dito naman, kung ire-recta mo siyang ire-restore, magda-download yan is napakatagal. Kung mabagal ang connection nyo is more than 30 minutes to 2 hours depende sa bilis ng connection nyo, no? Ang malimit kong gamit is eto lang, 3U Tools. So, ang gagawin natin dyan is DFU mode natin yung unit using on muna natin. Home button and power switch. Then, bitawan natin. Antayin natin ma-detect. Ano po yun? Hindi naman po. Alam po ah. Hindi po. Sige po. Ayun, di siya na-detect. Last na lang natin siya. So, yun na yung procedure na sinisimulan ko is pa-flash natin siya using yung ating 3U Tools. Yun lang. And dito no mga ka-review, kapag nagre-restore kayo ng iPhone o kahit anong iPhone, syempre mas mainam na ang gagawin nyo is kabisado nyo yung iCloud nyo. Kasi kung hindi nyo kabisado, andun na yung papasok yung paalam na iPhone. Kasi mauwi siya sa bypass iCloud or remove iCloud. Mas mahal yun compare sa bypass, yung pinaka-permanent remove. So, dito, dahil restoring, I think parang may problema ang matagal. So dito minsan nagkakaroon talaga ng ano no ng bug pagdating sa mga gentong unit mga ka-review. So ang gagawin natin dito kaysa antayin natin 'yan, tatagal tayo ng ilang taon. Mas maiging gamitin natin yung iTunes. I think may bug na yung program talaga ng unit na ito. So exit ko lang muna. Tagal eh. Hindi yan normal eh. May update pala siya, kaya pala na update. So, bunutin natin muna, no? Yan naman pala.
Yan, i-replace ko lang ulit kasi nagkabag kanina, may update na pala si Trio Tools. Tsaka ugaliin natin laging mag-update ng mga gentong flasher ng iPhone, mga ka-review, kasi minsan nagkakaroon talaga ng bug sa program yan. So, stock up pa rin siya. Antayin natin mag-verify siya. Dapat kasi may verification na nalalabas dyan. Still and restoring, motherfuckers. So, need na talaga nating gumamit ng iTunes, no? So, out na natin to. Wala tayong patutunguhan dito. Mahirap lang dito kay iTunes pag inabot ka ng disconnect. Ah. Yung katulad nun. Ulit mo ah. So, isa pang try natin dito, no? Tatry natin uli siya dito sa Trio. Kasi inaabot siya ng, ano eh, ng pagkapatay. Pangit kasi talaga sa iTunes, ano? Nag-extract pa siya, kaya minsan talaga dito ako nagpa-flash eh. Yun. Mana rin. So, ayan, nagtuloy mga ka-review. 20% checking file system. Ibig sabihin, magtutuloy yung ating pagpo-program.
Dahil ganyan, kukuyakoy muna tayo, no? Kaya natin matapos. And kung kayo may mga tanong po, PM lang po kayo sa aking Facebook page, no? Nandyan po sa video description. And syempre, mga ka-review, kung kayo'y nakapanood man ng video na to, huwag niyong kalimutang mag-hit ng subscribe and click notification bell para lagi kayong updated sa aking mga gagawing bagong video, no? At siguro babalik na tayo sa ating repair procedure, no? Mga repair tutorial ng gadget. Nawala kasi tayo ng mga ilang panahon dahil nga walang ganong repair. And medyo paunti-unti may dumarating na. And dito na tayo magsisimula uli. Lagi na tayong may tutorial sa ating channel. So, dahil nagtutuloy-tuloy na po itong ating flashing, tuloy-tuloy na. So, antayin natin siya na mag 100% at mag-restore dito sa phone. Then, after nito, dahil nga walang siguro. Kaya kanina pala nag-bug, mga ka-review, is mamaya ipapakita ko sa inyo yung kaibahan ng retain user at saka yung flashing talaga, no, mga ka-review. Dahil naka-retain tayo kanina, kaya nag-bug. Minsan yun ang mahirap pagdating sa, yung nagdi-disconnect yung pinaka-phone nyo. Pagdating kasi sa iTunes, pag ganun yung nangyari, extracting, nagdi-disconnect, hindi mo talaga mapa-flash. Kaya malaking pasasalamat dito dahil naglaba si Trio Tools ng gentong pang-program ng iPhone. No? So, props dun sa mga developer ng Trio Tools. Salamat! Okay, naantay natin yan. Siyempre, nood muna tayo ng TikTok. Doon sa may mga katanungan dyan, no, mga ka-review, about sa kanilang mga problema sa cellphone, laptop, or any kind of gadget, pwede po kayong mag-comment dyan or pwede nyo akong i-direct PM dyan sa aking Facebook page, no, mga ka-review. May kita nyo po dyan sa aking video description. Then, PM nyo lang po ako kung may mga katanungan or magkakambas kayo ng kung magkano paggawa ng ganito, ng ganyan. Yun. At daily naman po ako nagre-response ako agad. Nabubulol ako, ano ba yan? So, 60%, sana hindi siya magkaroon ng error o di siya mamatay. Kasi minsan po, pagka 60% or 90% nag-e-error siya, it means may sira yung storage natin. Storage room. Kumbaga, NAND IC kung tawagin. Oh, malalaman na natin siya. And then after nito, may stock, tignan nyo na doon po kayo tumingin sa pinaka baba ko na cam. May makikita po kayo. So,
80%, hindi pa rin yan pwedeng ano, possible may pwede pa rin magkaroon ng problem dyan. So, waiting lang tayo. Pag kayo'y nagpa-flash ng gento, samahan nyo na ng dasal. Umiyok. Samahan nyo na ng dasal, mga ka-review. Lalo-lalo na kung yung inyong iPhone is refurbished, ang mga nabibili nyo lang dyan sa may sa mga bangketa. Bangketa talaga eh. Dyan sa may tabi-tabi, no, mga ka-review. Lalo-lalo na sa online, no? May mga iPhone na talaga kasi na-refurbished na. Yung parang, dati na siyang may iCloud, tapos tinanggalan siya ng iCloud sa ibang lugar. Oh, stuck siya sa 80%. Sana wag naman. Para hindi na tayo mahirapan. Alam ko magtutuloy yan. Kapit lang. Doon, nag-base ba na? Dalawang camera. Ayop. Creating system key bug. Magal na naman ah. So, bawal mainipin dito sa mga gentong ginagawa, no, mga ka-review, no. Waiting lang kayo lagi. Lagi nyo lang isipin na 100% magagawa. Think positive. Sino? Bantalaga yan, pre. Binabantalaga lagi yan. Oh, OP ang damage niyan. So, yun, 80%. Congratulations. Ang sabi, mga ka-review, it means nagawa natin, nag-complete flashing yung ating iPhone. And titignan natin kung talagang success yung ating pagpa-flash, no, mga ka-review. Activate natin, tatry natin. Sana wala, hopefully. So, yon, malas natin kasi may nakabound siya na Apple ID. So, ito yung sinasabi ko kanina, mga ka-review. Kapag nagpa-flash kayo, is kung medyo old version na yung gamit nyo, kaya nag-e-error yan kasi hindi nakakayanin ng retain yan. Dapat quick flash mode na. Ang pagkakaiba nilang dalawa is etong quick flash mode is mabubura lahat ng laman na nakalagay sa iPhone mo. Unlike etong retain user data, kung ano yung laman ng iPhone mo, hindi niya mabubura. Kumbaga, i-re-restore niya lang talaga yung kanyang system or i-update niya pero naka-reserve yung laman ng system mo. So, yun yung pagkakaiba nilang dalawa, mga ka-review. And yun ang magiging problem natin dito is meron siyang iCloud.
So, syempre, i-aano muna natin dun sa may-ari. Kung ano yung... Tingnan muna natin kung nakalagin. So, dahil... Asana. Nandito siya sa market. PM natin. Sir, 16 GB po ang storage nito. So, ang may-ari po nito is si Sir. Pangalan nito. Supporter siya ni Sir Japper Sniper. Kaya napadpad siya rito sa akin. Salamat nga pala kay Sir Japper Sniper at kahit papano, is natulungan niya ako na i-boost yung aking work, no, mga ka-review. Eto, si... Ano po? Otanor Mark. Siya to, mga ka-review. Siya yung nag-ano sa akin. Nag-PM. So... Pini-PM niya ako dun sa aking tawag dito. Dito siya una nag-PM, no? Dahil nakita niya raw yung post ni Sir Japper Sniper about dun sa pagre-repair. Then nag-post ako ng sa marketplace. Yan. So yan yung mga combo namin. So, from Tansa, Tansa Cavite po siya. So, eto, buhay na yung unit niya. And, ang problema lang natin is may iCloud. So, mamaya tatanggalin natin yan, mga ka-review. Using pa rin. So, sira pala ang home button nito. Sira din ang home button. Sayang, may med. So, eto ang problema natin, yung home button niya. So, ayusin na muna natin. Yun. So, ang problema niya. Ayan, mga ka-review, may problema talaga. Kaya hindi gumagana yung kanyang home button. Ilamat na pala to. So, titingin tayo ngayon kung magagawa natin ang paraan yan. Ito yung papalitan natin.
At yun mga ka-review, nagawa na natin itong unit ni Sir, ano? Ni Sir is 4x iCloud na lang. So, meron pa tayong second episode dito sa unit na to. Is babalikan din naman to ni Sir. Re-referin kasi natin yung kanyang home button and yung kanyang bypass iCloud. So, yun po. Hanggang dito na lang. See you on episode 2.